Okay, so hello guys. Welcome po sa tutorial for today. So, i-share ko lang yung cups. Cup X. So, paano ba gawin ang Cup X? Okay, so, ang Cup X is promoted ng CoinList, which is, kung mapapansin nyo, marami na siyang promote ng mga coins dito. Na talaga, maganda naman ang kinalabasan. But, well, yung dati, yung cyber, yun lang ang naabutan ko. But, yun. So, meron sila itong WorldCoin, ano pa, yung Say, diba? So, lahat ng, ito yung sa opinion ko lang, lahat ng mga pinopromote nila is okay yung project. So, before that, before kayo gumawa ng Cup X na mga task, make sure na meron kayong account sa CoinList. At the same time, verified kayo sa CoinList, KYC verified, ganun. And then yung email nyo na ginamit sa CoinList, make sure na yun din ang gagamitin yung email pag gagawin nyo yung mga project na pinopromote ng CoinList para din sa KYC purposes yon. Okay? So, now, let's begin. So, yung link nito is nasa description. So, you can just use my link kung gusto nyo. And, okay, let's begin. So, pwede kayong, pag nag-sign in kayo, pwede kayong mag-sign up, like, for example, using email, Twitter, or MetaMask. Okay? So, ang ginawa ko is MetaMask. So, may mga task dito na gagawin natin. Sobrang dali lang, guys, ng task. So, kaya, ini-encourage ko ang lahat na gawin to. You can you sa may mga ano sa mga user na walang PC, pwede ito gawin using Mises browser para kahit sa mobile phone pwede niyo magamit. So just download Mises browser tapos pwede kasi doon mag ano ng extension like yung MetaMask extension, lahat ng mga extension pwede doon. Unlike sa Google Chrome hindi siya pwede sa ano sa mobile phone. So, Mrs. Browser ang gamitin nyo. Okay? So, from here, since naka-login na tayo, may mga, makikita kayo dito na mga task. So, for example, add a recovery email. So, ilagay nyo yung email nyo. Take note ha, ang email na gagamitin nyo should be the same sa email na ginamit nyo nung nag-sign up kayo sa CoinList. Okay? Then, watch this video. So, dapat i-watch nyo yan. Then, pag na-watch nyo, maglalagay dito completed na. And then, makikita nyo rin kung ilang units ang ma-earn nyo. Okay? So, next is, sabi nyo, read this blog. Doon, completed na rin ako. And then, connect Discord. So, kailangan din may Discord kayo, may Twitter kayo. So, sa mga airdrop hunters, alam na nila ang mga kailangang meron sila na mga social media account. Okay, so, yan. Discord. Then, after that, mag-mint kayo ng CupX Fam Badge. And before that, kapag halimbawa, naka-apat na kayo na task na nagawa, itong season pass minted. Ito, season pass. Na-mint ko na to kasi nagawa ko na yung tatlong task. Ay, apat na task. So, pag once na finish nyo na yung apat na task, you can mint the season pass. So, wala kayong babayaran na gas fee kasi meron na siyang parang testnet ano eh. Kasi ang network kasi nito is CupX wait. CupX testnet. Ayun. Kita niyo 'yon. So, parang automatic 'yan, i-add niyo yan sa MetaMask yung network. Kaya nagtaka din ako bakit ako nakakapag-mint. Wala naman akong gas, pang-gas. Pero, meron siyang laman eh. Meron siyang value. Parang may laman siya.
So, anyway, yun. Ewan ko ba't ganito ang MetaMask ngayon. Laging nakaganito. May red. Kaya hindi nakikita ko ilan ang laman. So, may ETH siya na test token under CupX Network. Okay? So, kaya pwede ko yung makapag-mint. Also, itong fan badge. So, once natapos nyo na itong task na ito, wait lang. So, ayan, may unit na ako. Ayan, dito para makikita ko yung CupX ETH ko. Meron akong laman na 0.0411. So, yun, makikita din pala dito. Tapos yung NFTs, ito na yung mga na-mint ko. Ayan. So, transactions, ito nyo makikita. Okay? Now, saan tayo? Dito tayo na naman sa farm. Kasi open na ang farming nila. So, based sa pagkakaintindi ko, well, hindi ko pa nababasa yung vlog nito ng buo. Alam mo, yung clinic ko lang yung link para sa task. Pero hindi talaga ako nagbasa. So, ano na siya? Open na ang kanyang ang mining niya. So, every 24 hours, after yung 24 hours, mag-stop siya, then kailangan yung i-collect yung resources. So, ito yung mga resources na yan. Silo, yan. Ion, Silo, Globian, Dayakara. Dayakara, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga yan. So, para maintindihan nyo, balik kayo dun sa task. Basahin nyo dito sa read this blog kasi nakalagay dun lahat kung ano ang silbi ng mga yon. Okay, so now, after that, kailangan daw i-forge ang mystery box. So, try natin i-forge kung anong mong lalabas. Yan! Nag-gets ko na. So, once na-clean na natin to, so, kailangan lagi tayong nagmimina. After 24 hours. Once na-collect natin lahat ang mga, ano tawag dito? Item. I-forge natin para makakuha tayo ng isang mystery box. So, sa pag-in-unbox natin ang mystery box, it's either makakuha tayo ng X, Cup X, itong token, or itong NFT. Okay, so tingnan natin, unbox natin. Matagal. Yun lang. Kailangan natin maghintay ng 20 minutes. Not sure. First time ko din to. Ginawan ko lang ng tutorial para maintindihan ng nakararami. Okay, congratulations. Anong nakuha ko? Wala akong nakuha. Nakakuha lang ulit ako ng item. Ano ba yan? Continue. So, item pa rin ang nakuha ko. Wala akong nakuha. So, sige. Magtsaga pa rin tayo magmina. So, ganun lang ang gagawin niya. So, staking coming soon. So, hintayin na lang natin. So, yun lang for now kasi wala na. And then, kung gusto niyo mag-refer, tayo sa profile nyo. Excuse me. Ayan. So, sa mga gustong sumali under my, sa link ko, just input my referral code. Yun. So, mag-level up ka kapag nagamit na yung yung tatlong referral codes mo. Actually, sa isang referral code, tatlong tao ang pwedeng makagamit. So, pag nag-level up ka na, madadagdagan yung referral code mo ulit. Mag-generate ulit ng panibagong referral code. So, may mga ganito siya, ganyan, ganyan, ganyan. Diba? Kakaiba, parang direct selling. Ano tawag dun? Yung networking. Okay? So, yun lang, guys. I hope naintindihan nyo. But, kung hindi nyo siya naintindihan, just go to the task and read the blog. Mas maiintindihan nyo siguro. Okay? So, yun lang. Thank you.